Kitchens, usually isa sa pinakamahal na parte ng bahay kasi materyales pa lang sa cabinetry, sa countertops, sa sink at sa fixtures, ubos agad pang milk tea mo dito, chong. That is why today ngayong araw, titignan natin itong aming auxiliary kitchen to see kung paano nga ba makakatipid sa materyales but still maintain a functional and good-looking kitchen. Also, pag-uusapan natin magkano yung nagastos namin dito. Una nating pag-uusapan ay yung mga pagkakamali ko dito. Tulad nung di ako umiinom ng cherryfer nung bata pa ako. Or, itong nakalawit na kahon na ito dito sa bandang toe kick. So, this kitchen dinesign ko nung bagong pasa pa lang ako sa board. So, medyo pogi pa ako noon. Kaya wala akong pake masyado. Tuloy, marami akong na-overlook. But you know, now na tumanda na tayo, we have to learn from our mistakes. Stop making excuses. Di naman talaga ako pogi nun. Di ka nag-agree. Okay, we are back with a new cameraman. So, yung nakalawit na ito ay dahil may pipe kami na pinadaan dyan. Originally kasi, dapat walang kitchen dito. Dapat bedroom lang ito. And then, a year after construction, we decided na kailangan pala ng auxiliary kitchen for the first floor. So, here we are. Bawi na lang sa next life. So, kinailangan ko lagyan ng drain pipe itong ating kitchen and hindi ko naman pwede idaan dun sa wall dyan sa likod dahil retaining wall yan. Ibig sabihin, meron tayong lupa sa likod. So, yun yung cheapest, fastest, but least elegant way to route our pipes. But, you know, failure is the best way to figure out where you're going or, you know, in our case, where the pipe is supposed to be going. Anywho, yung materyales na ginamit namin para sa mismong framing nitong ating cabinetry ay itong 3/16 by 1/1/2 angle bar, which in total lahat-lahat ng nagamit dito cost us around 1,176 pesos. Now, para naman sa siding and doors, gumamit kami ng melamine-faced particle board, which is my second mistake dito sa cabinetry na ito, my dudes. You see, marami tayong pwedeng gamiting materials para sa siding, sa doors, and sa shelves ng ating kitchen. Pero ang pinaka-common na ginagamit ay plywood, MDF or medium density fiber boards, HDF or high density fiber boards, then lastly, gumagamit din tayo ng particle boards. And based on my own experience, my dudes, ang pinaka-okay sa mga ito ay yung plywood, specifically yung marine plywood. So based on our experiments, yung marine plywood yung least likely mag-expand pag nabasa. Now, yung particle board na ginamit namin para dito, they say it was moisture resistant, pero pag constantly nababasa ito, nag-expand pa rin siya and nag-warp. So pag bibili kayo ng materials, keep in mind na pag sinabing moisture or water resistant, that is not necessarily waterproof. So magkaiba yung term na waterproof sa water resistant, because water resistant means impermeable siya sa water up to a certain degree. And then after that, wala na, masisira na siya ng water. Pero ang waterproof, kahit gaano kadami at gaano katagal mo siya in-expose sa tubig, ay hindi siya madadamage ng water. So huwag magpascam, padamihin ang alam. Pwedeng shirt yun ah. Anong nuhu ka dyan? Alright, third cameraman of the day. So anyway, kung titignan natin dito sa bandang gilid ng aming sink, may kita nyo meron tayong gap dyan. That is because yung fiberboard sa ilalim nitong ating tiles na countertop ay constantly nababasa. At dahil dun, namaga siya, nag-warp, kaya umangat itong tiles banda rito. So ang usually na ginagawa kasi namin ay gumagamit kami ng marine plywood for the backerboard. So backerboard yun yung tawag sa sumasalo ng tiles or ng countertop natin. Anyway, para sure na hindi mag-warp yung marine plywood, ay kinukutan namin ito ng cementitious waterproofing. Then saka namin ipapatong yung kung anumang surface substrate na gagamitin namin para sa aming countertop. So far, yung technique na ganun ay wala pa kaming nagfe-fail. Pero nung nag-experiment kami at gumamit kami ng new material para dito, ayun, kapalpakan. Moving on, all in all, yung cost ng ating boards na ginamit namin for this ay 6,000 pesos. So kasama na dyan yung ating doors, yung cabinet siding, and yung ating shelves, which by the way, gumamit na kami ng melamine-faced marine plywood. Also, ano itong nakikita ko? Madudes candles, pampabango ng loob ng kulob na cabinets. Oh,
links down in the descriptions below. Also, disclaimer lang though, my dudes, huwag nyo to sisindan pag ilalagay nyo sa loob ng cabinet. Kahit nakabukas lang siyang ganyan, mabango na siya. Okay, so dito naman na tayo sa ating countertops kung saan gumamit kami ng 60 by 60 na porcelain tiles. And ginamit din namin ito para sa backsplash. So far, ito yung cheapest na countertop material na na-discover ko. And yung rason kung bakit porcelain tiles yung ginamit namin dito is because ang porcelain tiles, less porous siya compared sa ceramic counterparts niya kasi mas dense siya, and because of that, mas durable din ito. So ang advantages ng less porous siya na material ay mas liquid resistant ito and more stain resistant, hence making it low maintenance. Now, yung rason kung bakit 60 by 60 yung size na ginamit namin ay dahil gusto namin ma-minimize yung tile grout. Kasi isa pa yun sa madali na ma-stain and mahirap siya linisin. So, the smaller the tiles, mas marami kayong tile grout surface na kailangan linisin. Also, I think na mas maganda tignan yung malalaking tiles. Makes it look more minimalist and mas refined tignan. Para siyang mahal pero all in all, yung nagastos lang namin para sa countertop and backsplash for this kitchen ay 2,560 pesos, which is a pretty good price. And maganda yung kinalabasan niya, if I may say so myself, my dudes. Actually, masaya ako sa kinalabasan nito. Now, yung problema pag tiles ang ginamit nyo ay yung edge niya pangit tignan. Parang itong pagmumukha ko. Muntik nang magagre yung ating camera. Katma, eyes on you, man. Pangatlo ka na, ha? Anyway, yung edge ng tiles dyan pa usually nagsisimula yung crack. Pag nabangga nyo, nung matigas yung abs, or nahulugan nyo siya ng kutsara, wala na. May bisita na kayo. So because of that, my dudes, ang ginawa namin dito ay nilagyan namin itong aluminum section na ito, which is actually takip siya ng snap-on base para sa mga bintana or mga glazing. So niremedyohan na lang namin pang cover ng edge ng ating tiles. And I think it looks so good na parang meant to be, parang sinadya na pang dito talaga siya. Pero in reality, hindi. So ganito yung itsura niya, my dudes. Makikita nyo dyan sa likod ay meron tayong butas dyan. So the way we installed this ay nilagyan namin ng silicone sealant dito sa likod, and then saka namin siya sinaklob dun sa edge ng ating tiles. And bam! Abs of steel proof na siya. Now all in all, itong ating cabinetry, countertop, yung sink, yung faucet, and yung framing niya cost us around 26,215 pesos for the materials only. And then, another 16,914 pesos para sa labor. So combined, that's around 43,129 pesos. Kasama na rin sa price na yun yung tools rental, kuryente, supervision, at pangpaalbularyo para diretso lahat ng ating cabinet, 3 doors, and itong ating concealed hinges. Dahil sa mga nakapag-DIY na, isa to sa pinakamahirap idiretso yung concealed hinges na yan. You need divine... Anong tawag doon? You need divine guidance para maidiretso yan, my dudes. Joke lang yun, my dudes. Hindi namin to pinasupervise. Jokes aside, you don't need albularyo for the kitchen. Baka may mga taong seryosoin kasi ako, you don't know, tapos akong sisihin bakit hindi diretso. You just need skilled workers. Now, yung nagpamahal talaga dito sa ating kitchen assembly na ito ay yung ating sink and faucet, which costs 4,150 something pesos para sa ating sink and 4,300 para sa ating faucet. So meron tayong mga sinks and faucets na kamukha lang nito that is worth under 2,000 pesos each. So yun na lang bilhin nyo pag gusto nyo pang makatipid, my dudes. Anyway, ang kulang na lang dito sa ating kitchen kung napapansin nyo ay ang ating overhead cabinetry, also known by the nakakaangat sa buhay as cupboards. Kasi doon nila sinostore yung mga cups nila and crockeries. Mga haplos langit! Diba kasi hampas lupa tapos nakaangat sa buhay, haplos kabalik. You know what? Never mind. So, for me, I call cupboards Orokan. Cause that's where I store my cups. Nag
gawa sa lalagyan ng mayonnaise. Anyway, kinompute na rin namin yung cost ng cupboards, my dudes. It will be around 11,954 pesos for the materials. Then another 9,154 pesos for the labor, for a grand total of 21,108 pesos para sa cupboards na ganti itsura. Also, it is important to note, my dudes, na yung cupboards na ikakabit namin dito ay gagamitan namin ng angle bar supports na nakafasten sa wall using expansion bolts para kahit tiran ng daga na sinlaki at sinbigat ko ay hindi yun malalaglag. Anyway, with that thought, my dudes, I guess that is it for this video. Hopefully, meron kayong natutunan at makagawa kayo ng inyong auxiliary kitchen na hindi ganun kamahalan. Anyway, hanggang sa susunod na kabanata, mga bata, a flying peace!